live by? Ano yun? Napakahirap ng tanong na yan, Grisel. Pero to answer that question, ano, naniniwala ako na kapag may gusto, maraming paraan. At kapag ayaw naman, marami ding dahilan. Hugot na naman ba yan, Darren, kagaya ng kalabasa mo para mahanap mo na yung yes. The one mo? Ayan, pero alam mo, Darren, tama ka. Sa serye ng pag-aaral natin dito sa programa, na-introduce tayo sa iba't ibang sistema ng pagtatanim. Para sa may mga bakanteng lupa sa paligid ng bahay na pwedeng taniman o kahit mga household, ang free spaces ay mga bakuran lamang nila o likod bahay. Yes, tama ka dyan, Grisel. And in relation nga dun sa pinag-uusapan natin kanina, marami talagang sistema o paraan ng pagtatanim ang pwede nating i-adapt. Ang pag-aaralan natin ngayon ay hindi gumagamit ng lupa. Di nangangailangan ng malaking kapital kung for household consumption lang. At sigurado din ang paglaki ng ating mga tanim. Mukhang very promising nga yan, Darren, ano? Ang tawag sa sistemang ito, mga ka-agri, ay hydroponics. At hindi lang yan, pag-aaralan na rin natin kung paano i-combine ang aquaculture o ang pag-aalaga ng shellfish o prawns at ilang uri ng isda sa ating setup na hydroponics. Yes, tama, Grisel. Halika, samahan niyo kaming manood at matuto sa isa na namang episode ng Ating Eskwelahan, Gulayan sa Pamayanan. Magandang araw mga ka-agri. Ako si John ng ATI Calabarzon. Gusto niyo bang malaman kung paano magpalaki ng halaman na hindi gumagamit ng lupa? Gusto nyo rin bang mag-alaga o magpalaki ng mga isda? Kung oo, panoorin nyo na ang episode na ito ng Ating Eskwelahan, Gulayan sa Pamayanan. Sa episode na ito ay pag-uusapan natin ang technology ng hydroponics at aquaponics. At bilang panimula, alamin muna natin, ano nga ba ang hydroponics? Ang hydroponics ay isa sa mga paraan o proseso ng pagpapalaki ng halaman na hindi gumagamit ng lupa or soilless farming. Pag gumamit ka ng lupa, di na siya makukonsider as hydroponics. Ang source ng nutrients o sustansya na kailangan ng halaman ay magmumula o makukuha ng direkta sa tubig. Dito, meron tayong control over the growing environment ng halaman. Kalimitan ay mga madadaling palakihin na gulay ang itinatanim tulad ng mga leafy vegetables. Maaaring sa labas o loob ng bahay itayo ang setup pero mas advisable kung sa labas upang mas makatipid. Dahil kung sa loob natin ito ay sa setup, kakailanganin natin ng mga pailaw para sa ating hydroponics. Maliit na puhunan lang ang kinakailangan dito sa ating setup. Pero kung gagamitin natin upang mapagkakitaan, kailangan natin ng mga malaking puhunan dahil ito ay isang long-term investment at kinakailangan ng malaking area para mas malaki ang kita. Usually pa nga ito ay nakapaloob sa isang greenhouse. Ngayong nalaman naman po natin kung ano nga ba ang hydroponics, isa-isahin naman natin ang mga advantages nito. Una, mas mabilis lumaki ang halaman dito sa hydroponics dahil readily available ang nutrients kumpara sa lupa na pinoproseso pa ang mga pataba para maging ready sa halaman na ating pinapalaki. Pangalawa, maiiwasan ang kulang o labis na paggamit ng pataba. Ang kulang na pataba ay nagre-resulta sa mas mabagal na paglaki ng halaman at kung sobra naman, ay maaari itong masayang o maging dahilan ng pagkamatay ng halaman. Sa hydroponics, meron na tayong nakaset na dami ng nutrients na gagamitin natin at ito ang magsuserve as fertilizer ng ating halaman. Water and fertilizer use efficient ang hydroponics. Pangatlo, maaaring magtanim ng halaman kahit wala sa panahon o off-season. Pang-apat, maiiwasan o mababawasan ang pinsala na dulot ng panahon. Pang-lima, improve yung ating growing conditions. Controlled natin ang growing environment ng ating halaman. Pang-anim, mababawasan ang trabaho. Ilan sa halimbawa nito ay ang pag-aayos o paghahanda natin sa lupang tatamnan. At panghuli, matipid ito sa espasyo. Flexible ito at maaaring gawin sa iba't ibang lugar. Madaling mag-improvise ng setup ng hydroponics depende sa lugar. Pwede itong vertical or horizontal, depende sa ating area. At syempre, hindi natin maiiwasan ang mga challenges or disadvantages ng hydroponics. Ano nga ba ang mga ito? Una, hindi lahat ng halaman ay sulit o maaaring palakihin gamit ang hydroponics
tulad ng mga malalaking fruit trees or mga root crops. Pwede naman silang maitanim hydroponically in theory, pero again, hindi nga ito sulit. Pangalawa, maaaring malaki ang startup cost depende sa dami ng gusto nating itanim. Pangatlo, limitado ang pagkukunan ng materyales ng hydroponics. Pang-apat, maaaring kailanganin ng technical knowledge or kaalaman sa hydroponics. Panghuli, ligtas man kainin ay hindi na natin maaaring tawagin itong organic. Matapos naman nating talakayin ang advantages at disadvantages ng hydroponics, dumako naman tayo ngayon sa iba't ibang uri ng setup ng hydroponics. Actually, ito nga po ay marami pero hindi na natin tatalakayin lahat at ito lamang yung mga common at madaling gawin ng mga setup. Una, Kratky. Ito ang pinakamadaling setup. Hindi ito nangangailangan ng kuryente dahil hindi nito kailangan ng aerator. Karaniwang ginagawa sa mga bahay, ang mga itinatanim dito ay mga leafy vegetables tulad ng lechugas, pechay, mustasa at iba pa, pero hindi ito limitado dito. Pangalawa, deep water culture. Ito ay gumagamit ng balde o iba pang kahalintulad na bagay katulad ng timba. Hindi katulad ng Kratky, ang deep water culture ay gumagamit ng aerator para mapahanginan ang ugat ng halaman. Alam naman natin na nagpo-produce ang halaman ng oxygen, pero sila din mismo ay nangangailangan ng oxygen para sa paglago. Ang karaniwang itinatanim sa deep water culture ay mga malalaking gulay tulad ng sili, kamatis at iba pa. Advisable na balutan ng insulation foam para mabawasan o maiwasan ang labis na pag-init ng nutrient solution na nasa loob ng timba. Pangatlo, floating raft. Ito ay katulad ng deep water culture ngunit pang mas malakihan ang setup. Ang mga halamang itinatanim dito ay mga maliliit na gulay or leafy vegetables katulad ng lechugas, pechay o mustasa at iba pa. At ang mga halamang ito ay suportado ng styrofoam board. Pang-apat, nutrient film technique or NFT. Ito ay gumagamit ng puting parihabang tubo na mas kilala bilang downspout. O pwede rin PVC pipe ang gamitin na kung saan dumadaloy ang tubig at ini-absorb ng ugat ng halaman ang nutrients mula sa tubig. Kalimitang nagamit ito ng cups or seedling plug o kaya net pot na may kasamang growing media. Ang nutrient solution ay dumadaloy at umiikot-ikot sa setup or system. Ang mga halamang itinatanim naman dito ay mga maliliit na gulay din o leafy vegetables. At panghuli, Simple Nutrient Addition Program or SNAP Hydroponics. Ito ay proyekto ng Institute of Plant Breeding or IPB ng UPLB at Bureau of Agricultural Research ng DA na pinangunahan ni Dr. Primitivo Jose Santos at Dr. Eureka Teresa Ocampo. Ito ay low-cost na paraan ng hydroponics. May pares na concentrate na tinatawag na SNAP A at SNAP B na hinahalo sa tubig na magsisilbing nutrient solution. Maaaring gamitin ito sa iba't ibang uri ng halaman. Ito ay madali ring gamitin at hindi komplikado. Ang 500 ml na SNAP A at 500 ml na SNAP B ay kayang maggawa ng 200 liters na nutrient solution na kayang bumuhay ng 160 heads ng halaman. At ngayong alam na natin kung ano ang iba't ibang uri ng hydroponic setup, dumako naman tayo sa mga konsiderasyon na kailangan nating alamin bago tayo magtayo ng hydroponics. Una, lugar. Mga malawak at patag na lugar. Halimbawa ay mga bakanteng lote o bakuran. Pwede din ito sa mga patag na bubong o rooftop ng mga building. Hindi kinakailangan na mataba ang lupa dahil hindi nga natin kailangang isipin ang kondisyon ng lupa. Malinis, hindi masukal para mas madali nating i-monitor kung kailangan ng tingnan ang ating setup at syempre para maganda tingnan. Kailangan din itong naaarawan, hindi na paliligiran ng mga puno na talagang totaling nakaharang sa liwanag ng araw. Okay lang na mayroon konting puno, may konting shade, pero panatilihin nating naaarawan ang ating hydroponic setup. Mas mabuting nasa dakong silangan or east
para nahaarawan sa umaga dahil ito ang pinakaangkop na uri ng liwanag para sa karamihan ng halaman. Katulad din lamang ng sa tao, 'di ba? Kailangan nating mapaarawan ang ating mga anak o kahit tayo, 'di ba? Advisable sa ating mga balat ang liwanag ng araw sa umaga. Isa rin sa rason nito ay yung intensity ng heat ng araw from low to high. Pangalawa, klima. Magtanim ng ayon sa klima ng lugar. For example, sa mga lowland, mga leafy vegetables, mga kamatis, sili, o kaya yung mga gulay na nabubuhay sa mainit na klima. Sa highland naman, pwede yung mga cabbage, cauliflower, at iba pa na kaya sa malalamig na lugar. Alamin natin kung sa anong uri ng klima nabubuhay ang ating mga itinatanim. Take note yung mismong gulay at variety nito. Pangatlo, mga tanim. High value crops ang ating gamitin para may konting pagkakitaan upang mas madaling mabawi ang puhunan at mas mabilis lumaki. Alamin natin ang demand sa inyong lugar. Hindi din sulit kung ang ating itatanim ay madaling lumaki sa mga lupa katulad ng kangkong. Pero ito lang naman ay kung meron tayong lupa. Kung wala naman tayong lupa na mapagtataniman ito, ay pwede na natin itong ilagay sa ating hydroponics. Ang mga pwede nating itanim na halaman ay mga dahong gulay or leafy vegetables tulad ng pechay, mustasa, lechugas, kangkong at iba pa. Pwede rin ang mga bungang gulay tulad ng kamatis, sili, melon, patola, pipino, okra at iba pa. At huli, pwede rin ang herbs tulad ng parsley, coriander, basil, celery, kinchay at iba pa. Pwede din ang mga halimbawa ng repolyo, broccoli, pero nangangailangan ng malamig na klima. Pang-apat, tubig. Gumamit ng rainwater na kinolekta sa kalagitnaan ng tag-ulan. Dahil ang umpisa ng tag-ulan ay acidic, angkop din ang mga distilled water pero ito ay may kamahalan. Maaari rin namang gumamit ng tubig na nagmula sa gripo o yung mga tap water, pero huwag gumamit ng tubig na galing sa balon. Ang mga tubig na galing sa balon ay maaaring makaapekto sa nutrient solution. Pero hindi naman siya ganun kalaking diferensya. Iwasan natin ang mga tubig na galing sa mga maruruming source o yung mga hindi natin alam kung saan galing. Panglima, materyales. Kakayahan natin bumili ng materyales at kung saan at kung available ba ito. Panganim, oras. Kailangan natin maglaan ng sapat na oras para masiguro ang paglago ng ating mga itinanim. Pangpito, expertise sa pagtatanim. Yung ating kakayahan sa pagtatanim, lahat naman tayo sa umpisa ay di marunong o hirap bumuhay ng halaman. At pangwalo, disenyo ng setup. Ito ay nakabase sa lugar, itatanim na gulay, mga materyales na gagamitin at kakayahan ng magagawa. At para sa ating pagsisetup, kinakailangan nating obserbahan ang agwat o spacing ng halaman dahil kung ito'y medyo malayo, sayang naman ang space. Kapag naman medyo maliit ang distansya sa isa't isa, ay maaaring magtamaan ang kanilang mga ugat. Para sa mga maliliit na gulay, ang distansya ay 5 to 6 inches. Ito ay sa gitna, hindi sa dulo. Kapag naman mga malalaking halaman ay 12 inches or 1 foot. Kung hindi natin alam ang kinakailangan distansya ng ating halaman, maaari nating sundin ang mga distansyang ito. At para sa lalagyan ng tubig, ang kinakailangan lalim para sa mga maliliit na gulay ay 3 to 4 inches. At para naman sa mga malalaking halaman, 8 to 12 inches. Para po sa pag-ahon ng tubig, lalo na kung ito'y circulating o umiikot ang tubig sa setup, siguraduhin natin na pantay o ang lahat ay makakuha ng sapat na nutrient sa tubig pag dumaan ito sa kanilang mga ugat. Gumamit tayo ng pump kung kinakailangan upang umangat ang tubig. Ang sukat ng pump ay didepende sa taas ng ating setup. Siguraduhin natin mapapaaho ng pump ang tubig sa taas ng setup. Ang advisable naman ng kulay ng setup ay puti at hindi dark colors upang ma-reflect ng ating materyales ang init. Dahil kung mas dark ang kulay ng ating setup, mas malakas mag-absorb ito ng init at mas mag-iinit ang nutrient solution. Para naman sa aesthetic, panatilihing maayos para maganda naman tingnan sa ating mga mata. Advisable ang triangular na setup kumpara sa square. Sa paraang ito, mas mayu-utilize natin ang space ng ating area at dahil dito, mas marami tayong matatanim pero hindi pa rin sila siksikan. I-considera din natin kung horizontal ba o vertical ang setup na ating gagawin depende dun sa ating available na area na meron tayo at kung saan natin ito itatayo.
matapos nating talakayin ang mga konsiderasyon na kinakailangan bago tayo magtayo ng ating hydroponic setup, dumako naman tayo at pag-usapan ang mga pangunahing materialis nito. Una, nutrient solution. Ilan sa halimbawa nito ay snap solution. Pero meron din iba pang solution na pwede tayong gamitin. Meron din ilan na nag-aaral kung pwede bang gamitin ang vermi at compost tea. You can explore or experiment on your own kung effective nga ba sa inyo ang ilang mga solution na ito. Tandaan na ang mga pataba na katulad ng urea or complete na ginagamit sa lupa ay hindi pwedeng gamitin sa hydroponics. Sunod ay buto o yung binhi na ating gagamitin. Kinakailangan na high quality. Siguraduhin natin na maganda ang kalidad ng ating binhi. Pangatlo ay ang growing medium. Pwede tayong gumamit ng coco peat, coarse sand at iba pa. Para naman sa ating panghuli ay ang grow box. Pwede tayong gumamit ng styrofoam box, balde at iba pa. Para naman po sa paglilipat sa seedling plug or net pot, una, patibayin muna natin ang ating mga punla sa pamamagitan ng paglabas nito sa arawan sa oras na sumibol na ito. Pangalawa, ilipat ang punla kung may isang true leaf. Pag umusbong na ang pangatlong dahon, ito na ang tinatawag nating true leaf. Pangatlo, patuyuin natin ng bahagya ang medium upang mas madaling alisin ang mga punla. At panghuli, ilagay natin sa seedling plug kasama ang inert grow medium upang may kapitan ng ugat at tumuwid ang seedling. Ang ilan sa mga halimbawa ng inert medium ay hydroton, rock wool, coco peat, perlite, foam, sponge at iba pa. Para naman sa ating pag-aalaga, ang agarang paglunas sa problema sa paglaki. Pag hindi tumubo ang buto, maaaring dahil luma ang buto o hindi na niya na-meet yung mga kondisyon upang sumibol ang halaman. Ang solusyon dito, gumamit tayo ng dekalidad na binhi. Maaaring mabagal ang sumibol ang binhi, maghintay tayo. Pag naman masyadong mahaba ang punla, ibig sabihin kulang ito sa liwanag ng araw. Kung mahaba naman ang punla, maaaring kulang lamang ito sa liwanag ng araw. Siguraduhin natin na mapaarawan natin ang ating punla kung ito ay sumibol na. Kapag naman natutuyo ang punla, maaaring natuyo yung growing medium natin dahil sa bigla ang pag-init ng panahon. Maaari tayong gumamit ng malinis na growing medium na sterilized or pwede nating takpan ito ng clear plastic. Kung mabagal naman ang paglaki, maaaring kulang ang tapang ng nutrient solution or maaari din na hindi angkop ang kapaligiran. Minsan, normal na mabagal ang paglaki ng halaman sa unang dalawang linggo. Kung mapapansin naman natin na nabubulok ang ugat ng ating halaman, maaaring kulang ang oxygen ng ating nutrient solution o kaya naman may mikrobyo. Minsan naman nabubuo ang solution ng ating hydroponics. Maaari na dahil sa minerals na nakahalo sa tubig na nagmumula sa balon, hindi naman gaanong malaki ang epekto nito kung ang ating hydroponics ay pangbakuran lamang. Maaari tayong gumamit ng ibang tubig para dito. Atin namang pag-usapan ang tamang pag-ani ng gulay sa hydroponics. Una, maaari nating anihin ang ating mga gulay tuwing alas 8 ng umaga o mas maaga pa. Pangalawa, tamang pag-iingat upang mapanatili ang kalidad. At panghuli, hugasan natin ang ugat. Para naman po sa ating ikalawang bahagi, pag-usapan natin kung ano nga ba ang aquaponics at ano ang pinagkaiba nito sa hydroponics. Bilang panimula, atin munang alamin ang pinag-umpisahan ng aquaponics. Meron tayong tinatawag na aquaculture, aquaculture farming or aqua farming. At ito ay ang pagpapalaki ng isda kahit yung mga shellfish or mga prawns ay kasama dito for commercial purposes either sa marine or freshwater farms. Pagdating sa aquaculture, ang mga isda ay kinukulture sa controlled environment at ito ay nakakulong. Pwede sila sa fish tank, fish pond, fish cage at iba pa. Sa aquaculture, dahil dumudumi ang ating mga isda at ito ay puno ng ammonia, nagkakaroon ng tinatawag na ammonia buildup na kung saan ito ay too much sa ating mga isda,
na kung saan din naman ay toxic sa kanila. Kinakailangan dito na gumamit ng iba't ibang filters to reuse yung mga tubig na dumaan sa kanila para magamit muli natin sa ating mga tanks or other types ng systems sa aquaculture. Meron din tayong mga system sa aquaculture na kung saan dinedrain out yung tubig papunta sa environment at hindi na muling magagamit pa ang tubig na ito para sa aquaculture. Samantala, ang aquaponics naman ay another soilless farming. Ito ay kombinasyon ng aquaculture at hydroponics na kung saan nagpapalaki tayo ng halaman at isda sa iisang sistema o setup lamang. Ang aquaponics ay base din sa tinatawag na palay-istaan na kung saan meron tayong palayan na may mga isda din sa paligid. Ang ating palayan bago magtanim ay flooded at iiwan natin doon yung ating mga isda na mga ilang araw upang dumumi ang ating mga isda. Itong mga dumi na ito ng isda ang magsisilbing organic fertilizer ng mga palay. Aalisin natin ang mga isda bago magtanim ng palay. Sa ating system, meron tayong natural bacteria na present sa tubig na kung saan sila ang magko-convert ng ammonia into nitrites and then into nitrate. Itong nitrate ay toxic pa din sa isda, ngunit ito ay ating magagamit sa halaman para lumaki. Ang pag-i-integrate natin into aquaponics ay tumutulong na magresolba sa ilang unsustainable factors na present sa aquaculture at hydroponics. Usually, karamihan sa ating mga aquaponics setup ay may malaking pagkakahalintulad sa hydroponics sa iba't ibang aspeto since ito naman ay integrated system with hydroponics. Ngayong alam na natin kung saan nagsimula ang aquaponics, pag-usapan naman natin ang iba't ibang setup nito. Meron tayong tinatawag na floating raft system. Ito ay halintulad lamang sa floating raft system ng hydroponics na kung saan gumagamit ng styrofoam na nagfo-float sa ibabaw ng tubig. Most commonly used ito for commercial and mass production of leafy vegetables. Para sa floating raft system ng ating aquaponics, pwedeng ang ating mga alagang isda ay kasama na ng halaman, ngunit kinakailangan na ang ating mga alaga ay namumuhay sa ilalim at hindi sa ibabaw ng tubig. Halimbawa na lamang ng mga hipon o mga lobster, pwede rin ito. Ngunit pwede rin naman tayong gumawa ng hiwalay na tangke kung saan nandoon ang ating mga isda. Pangalawa, nutrient film technique. Again, ito din ay halintulad lamang sa hydroponics na merong channel na kung saan dumadaloy ang tubig at inaabsorb ng ugat ng halaman ang nutrients mula dito. Kalimitan itong nagamit ng cups o seedling plug o kaya naman ay net pot na may kasamang growing media. At panghuli, media field bed. Gumagamit ito ng container na may nakalagay na growing media like mga rocks to support yung roots ng ating mga halaman. Ito din ay nagsisilbing filter ng tubig na muling gagamitin ng mga isda. Pwede ritong itanim ang mga leafy vegetables, pati na rin ang mga fruit trees like papaya, mga fruiting vegetables tulad ng sili, kamatis at iba pa. Sa aquaponics, kung meron tayong mga aquarium sa bahay, pwede na rin natin itong gamitin bilang tangke at dadagdagan na lamang natin ng hydroponic component. Ang bawat uri ng setup ng aquaponics ay halos magkakatulad lamang ng konsepto kung paano ito nag-work or nag-operate. Dahil dito, pwede tayong gumawa o gumamit ng tangke na kayang magbigay ng sapat na nutrients sa ating mga halaman sa iba't ibang uri ng hydroponics component. Pwede din nating pagsamasamahin itong mga iba't ibang uri ng hydroponics setup. Maaari rin nating pagdikit-dikitin ito na gagamit lamang ng iisang tubig na magmumula sa ating fish tank. Maaari nating gamitin ang ating imahinasyon kung paano natin isasaayos ang ating setup. Maaari nating gamitin ang NFT, floating raft at media field bed na magkakasama. Muli, ilan lamang ang mga ito sa halimbawa ng aquaponics setup na pwede natin gamitin. Ngayong natalakay na natin ang ilan sa mga iba't ibang uri ng setup ng aquaponics, dumako naman tayo sa mga mahalagang components ng aquaponics system. Una, fish tank. Ito ay kung saan natin inilalagay ang mga isda na ating palalakihin. Ilan sa mga example na pwede natin gamitin na fish tank ay ang plastic barrel or drum na 200 liters. Pwede rin tayong gumamit ng mas malaki pa dito o mas malaki. Pwede rin ang aquarium, pati na rin ang intermediate bulk container or IBC tank. Pwede tayong maggawa ng mga sementadong tangke na tulad ng mga nasa aquaculture.
Ang laki nito ay depende sa dami ng isda na ating palalakiin o kakailanganin para sa maayos na paglago ng ating mga halaman. Pangalawang importanteng component ay ang water pump. Ito ay para maiangat o madala ang tubig sa halaman mula sa fish tank. Siguraduhin na ang pump na gagamitin natin ay kayang iangat ang tubig sa pinakamataas na parte o component ng ating grow bed. Laging siguraduhin ang kanyang head pressure upang masiguro natin ang pagtaas ng tubig. Pangatlo naman ang grow bed na kung saan dito tayo nagpapalaki ng ating mga halaman. Ito ang tinatawag na hydroponics component ng ating aquaponics. Sunod naman, pang-apat ang filtration system. Ito usually ay kinakailangan sa mga malalakihang setup. Ito ay external component na namamagitan sa fish tank at hydroponic setup. Meron itong mechanical at biological component. Kung ang aquaponic system ay gagamitin lamang sa tahanan o kaya sa ating bakuran at hindi natin ito gagamitin bilang malaking pagkakakitaan o major source of income, hindi na natin kakailanganin ito dahil sapat na ang grow bed o halaman upang ma-filter ang tubig na babalik sa tangke. Panglima, biofilter. Maaaring mag-serve as biofilter ang growing media ng ating grow bed or even ang mga ugat ng ating mga halaman. Usually, PVC pipes and fittings ang ginagamit para dito at siguraduhin air and water tight ang pagkakaayos ng mga ito para sa maayos na pagde-drain. Sikat na ginagamit sa aquaponics system ang tinatawag na bell siphon. Sa paggawa ng bell siphon, kailangan natin ng standpipe kung saan dadaloy ang tubig pababa mula sa grow bed papunta ng fish tank. Isa pang kailangan para rito ay ang tinatawag na bell. Ang bell siphon ay upang makapag-flood and drain tayo ng tubig. Sa bell siphon ay saka lamang niya i-drain ang tubig pag ang level ng tubig sa growing bed ay nasa level na ng standpipe. Ang paraan ng pag-drain nito ay halos maubos kumpara sa hindi tayo gagamit ng bell siphon na tuloy-tuloy ang drain ngunit ang tubig ay hindi bumababa at nananatili lamang sa iisang level. Ito ay kinakailangang airtight at mas malaki ang sukat sa standpipe upang masiguro ang pag-drain ng tubig na kung saan gumagamit o nagkakaroon ng vacuum upang ma-drain ang tubig. Pagkatapos ng bell, kinakailangan din nating maglagay ng media guard na may butas o hiwa na hindi lalaki sa sukat ng growing media upang hindi ito bumara. Maaari namang hindi gumamit ng bell siphon sa ating aquaponics setup. Standpipe lamang ay sapat na din. Muli, pwedeng mag-serve as filter ang ating mga growing media na nakalagay sa media field bed. Halimbawa nito ay ang gravel o graba, pumice stone or lava or volcanic rock, pwede rin ang hydroton at bioballs. Pang-anim, plumbing system. Ito ang nagde-drain ng tubig sa ating hydroponic component papunta sa fish tank. Dito ang ating madalas na gamitin ay mga PVC pipes and fittings. Panghuli, aeration system. Ito naman ang nagbibigay ng dissolved oxygen sa ating tubig. Kung ang ating setup ay hindi naman gaanong malaki, sapat na ang pagbagsak ng tubig mula sa drain ng ating hydroponic component. Subalit, kung ito ay kulang, maaari tayong gumamit ng air pump na common din sa mga aquarium. Matapos nating talakayin ang components ng aquaponics, alamin naman natin kung ano ang advantages nito. Ito ay may constant source of nutrients para sa growing plants. Pangalawa, ito ay water efficient. Hindi na natin kailangan diligan ang ating halaman dahil ito ay palagian ng nakababad sa tubig dahil sa ating hydroponics component. Pangatlo naman po ay hindi na ito nangangailangan ng lupa. Katulad ng hydroponics dahil hindi na natin kakailanganin pang mag-ayos o maghanda ng lupa para sa ating mga pananim. Pang-apat, better plant growth dahil hindi na matagal ma-convert ang kinakailangang sustansya ng halaman katulad ng hydroponics. Panglima, ito ay fertilizer efficient katulad ng hydroponics. Imbis na gumamit tayo ng fertilizer or solution para sa ating hydroponics, ang dumi ng isda na ang magsiserve as fertilizer natin.
On the other hand, dahil common din minsan sa aquaculture na namamahalan sa feeds, hindi na tayo manghihinayang bumili ng feeds for aquaponics dahil again, ito na ang magsiserve as fertilizer or solution sa ating mga halaman. Imbes na gumastos tayo para sa solution, gagastos na lamang tayo para sa pakain ng isda. Natutulong sa kanilang magpalaki na kung saan tutulong din namang magpalaki ng ating mga halaman. Ika nga nila ay hitting two birds with one stone. Pang-anim, makakatipid tayo ng 80% ng tubig. 20% ay nawawala mula sa ating tinatawag na evapotranspiration or yung evaporation ng tubig through heat and transpiration naman mula sa dahon ng ating halaman. Ito ay depende din kung mainit. Pang-pito, space efficient. Ito ay applicable for urban farming na kung saan limitado ang land area pati na rin ang fresh water. Panghuli at pang-walo, madaling ma-expand ang ating system. Pwede nating i-reassemble or dagdagan ng another component or another type ng setup ng hydroponics. Kung meron tayong advantage, syempre meron din tayong disadvantage. At una, high costing of materials. Dahil meron ilan sa mga components ng ating setup na mahal talaga or mahirap hanapin. Pangalawa, unsustainable fish food. Pangatlo naman, ang maintenance sa tubig at electric power supply. Pang-apat, kailangan natin ng knowledge sa halaman, sa isda at pati na rin sa bakterya. At panghuli, daily management ng ating setup dahil kinakailangan na araw-araw tayong magpakain ng ating mga isda. Dumako naman po tayo ngayon sa ilan sa mga factors at konsiderasyon na kinakailangan bago tayo magtayo ng aquaponics. Una, production capacity natin kung tayo ay small scale or commercial scale. Dito tayo didepende ng sukat ng tangke at ng hydroponic component para sa ating halaman. Pangalawa naman po ay ang location ng ating setup para na rin ito sa size o laki ng setup na gagawin natin. Kung tayo ba ay mag-vertical setup o kaya naman ay horizontal setup. Pangatlo, materials for construction at pati na rin yung availability ng mga ito. Pang-apat naman ay yung access sa sunlight para na rin sa ating hydroponics. Pang-lima ay ang electric power supply since kailangan natin gumamit ng pump. Pang-anim, source ng healthy fish, fingerlings, pati na rin ng seedling. Para sa ating isda, kinakailangan din natin dito ay freshwater fish. For example, tilapia, hito, pati na rin yung ating mga alagang isda sa aquarium katulad ng goldfish at koi. Pang-pito, water quality. Hindi advisable na ang ating tubig ay sobrang alkaline at chlorinated. Ang tubig na ating kailangan gamitin dito ay katulad lamang ng tubig na ginagamit natin sa ating hydroponics. Pang-walo, types of fish and plants. Para sa isda, kinakailangan na freshwater fish ang ating gamitin. For example nito ay tilapia, hito, pati na rin yung ating mga alaga sa ating mga aquarium katulad ng goldfish at koi. Pwede ring shrimp or lobster, pero hindi pwede sa lahat ng types ng setup. Pwede ito sa mga katulad ng deep water culture at pati na rin ng floating raft. For plants naman, ay katulad lamang ng sa hydroponics. Ang advisable naman na plant to fish ratio ay pwedeng 1:1 to 1:2. So for example, meron tayong isang lettuce or leafy vegetables, pwede tayong maglagay ng 1:2 fish. Pwede naman tayong mag-experiment sa ratio ng plant to fish dahil depende naman siya sa iba't ibang factors. Pero for basic guide, ito ay pwede na nating gamitin. Pang-siyam, daily feed ratio. Ito ay isa sa mga paraan kung paano natin malalaman kung ilang fish nga ba talaga ang kailangan in relationship sa sukat ng grow bed natin, pati na rin sa bilang ng halaman. Para sa ating daily feed ratio, halimbawa na tayo magtatanim ng leafy vegetables or lettuce. Kinakailangan natin ng 40 to 50 grams of feed per day sa bawat square meter ng ating tanim na lettuce. Kung sa atin namang fruiting vegetables, kinakailangan ng 50 to 80 grams of feed per day sa bawat square meter na tanim. Dito natin malalaman kung ilang fish ang kailangan as long as alam natin ang total feed requirements ng mga isdang ito. Halimbawa na lamang ng tilapia. Usually sa aquaculture, 5% ng body weight ng isda ang dami ng pakain sa isang isda. So, for a maximum of 500 grams of tilapia, kinakailangan natin ng 25 grams of feed. For proper feeding naman,
pwede tayong magpakain 1 to 2 times a day sa ating mga isda. Pang-10, stocking density ng isda, na kung saan dito tayo magdidepende ng size ng ating fish tank. Advisable na kung halimbawang sa bawat cubic meter ng tank, maaari tayong maglagay ng 25 to 50 fish. O kaya naman, sa bawat isda ay nangangailangan ng 24 to 26 liters. Isa pang halimbawa ay sa bawat 1,000 liter ng tubig o kaya naman ay sa bawat 1 cubic meter, maaari tayong maglagay ng total of 20 kilograms ng isda. Take note lamang na ang timbang o dami ng isdang ito ay para sa mga grower fish o yung mga malalaki ng isda. Pang-11, on average sa aquaponics, sa isang square meter ng grow bed, maaari tayong magtanim ng 20 to 25 na leafy vegetables or 4 to 8 plants ng fruiting vegetables. Ito ay nagdidepende pa rin sa kung ano ang ating itatanim. Kaya siguraduhin lamang natin na alam din natin ang planting distance o kaya ang spacing na kailangan ng bawat halaman. At panghuli, pakain sa isda. Ang pwede nating gamitin pakain para sa mga isda ay commercial feeds. Pwede rin naman kung mayroon tayong duckweed o kaya azolla na pinapadami. Another example na pwede natin gamitin ay mag-culture tayo ng maggots like black soldier fly o kaya yung mga superworms at iba pa. Sa bawat iba't ibang cycle ng isda ay nangangailangan din sila ng iba't ibang laki o kaya sukat ng pagkain. Hindi kayang kainin ng fingerling ang feeds na pinapakain sa mga growers. While kung malalaki naman ang ating mga isda tulad ng growers at pakakainin natin ito ng mga maliliit na feeds ay maaaksaya ang kanilang energy sa pagkain nito. Isa sa mga pwedeng gawin upang hindi na tayo bumili ng feeds para sa mga maliliit na isda ay durugin natin ito into powder kung para sa mga fry o yung mga baby pa lang at crumbles naman para sa mga fingerlings. Meron ding mga feeds na lumulubog at lumulutang. Siguraduhin natin, alam natin ano ang eating habit ng isda na ating palalakihin kung sila ba ay kumakain sa ilalim ng tubig o kaya naman sa bandang itaas. Matapos nating talakayin ang mga factors at consideration sa aquaponics, tumako naman po tayo ngayon sa maintenance at management. Para sa water quality parameters, panatilihin lamang natin na ang water quality parameters ay na-meet ang required value upang masiguro ang maayos na paglaki ng ating mga tanim pati na rin ang isda. Also, dito sa mga parameters na to, if tama lang naman ang amount ng mga ito sa tubig, sapat ito para mabuhay ang bacteria na magko-convert ng ammonia into nitrate, ang isda pati na rin ang mga halaman. Upang ma-monitor natin ang water quality, maaari tayong gumamit ng API Freshwater Test Kit. Siguraduhin na ang magagamit ay para sa freshwater dahil merong API Test Kit na para naman sa saltwater. Tandaan na sa ating pag-uumpisa, natural na magbabago ang mga ito. Huwag natin agad gawan ng paraan na ma-reach ang mga water quality parameters na ito. Ngayon, pag-usapan natin ano ba talaga ang mga value na ating kinakailangan tandaan para sa mga parameters na ito. Una, para sa pH level, kinakailangan na 6 to 7. Para naman sa temperature, 17 to 34 degrees Celsius. Sa ating dissolved oxygen, ang kinakailangan naman ay 5 milligrams per liter. Ito ay minimum. Mas maraming isda, mas kailangan ng sapat ng dissolved oxygen. Kung maliit lang naman ang ating setup, sapat na ang hydroponic component na mag-provide ng dissolved oxygen sa ating tank. Para naman po sa ammonia, kinakailangan ma-maintain natin ang 0.02 to 0.04 milligrams per liter. Nagpapakita ng sintomas ng ammonia poisoning ang mga isda kung ang tubig na kanilang tinitirhan ay may ammonia level na 1 milligram per liter.
Kahit sapat ang dissolved oxygen, kung ating makikita ang isda na sumisilip naman sa ibabaw ng tubig na parang kumukuha ng oxygen out of the water, possible naman na mataas sa required level ng ammonia ang meron sa tubig. Para naman po sa nitrate, ang kinakailangan na level ay 0 to 0.05 milligrams per liter. Kung ang ating tanim ay hindi lumalaki o kaya naninilaw ang mga dahon o kaya ay hindi maganda ang paglago ng ugat, maaaring ang ating system ay kulang sa nitrogen. Kung ganon, posible na kulang ang ating fish stocking density dahil kulang yung napoproduce na dumi. O baka naman hindi naman nakakain ng ayos ng mga isda ang ating pakain. Kung okay naman ang fish stocking density ay maaari nating dagdagan ang pakain. O maaari din nating bawasan ang mga halaman dahil posible na sila ay nag-aagawan sa nitrogen. If nagkakamatayan naman ang mga isda, possible na ang problem nito ay kulang sa dissolved oxygen. O kaya naman sobra sa ammonia or nitrite. Kung wala tayong nilagay na air pump, lagyan na po natin para sa dissolved oxygen. Or kung meron naman po, ay pwede nating bawasan yung mga isda or wag na nating paltan yung mga namatay. Panatilihin din natin na sapat lamang ang binibigay na pagkain at hindi sila na-overfeed. Dahil kung minsan ay hindi nila nauubos ang mga pagkain at naiiwan lamang sa ilalim, maaari itong maging dahilan ng kakulangan sa dissolved oxygen dahil sa ibang bakterya na kumakain ng mga naiwang pagkain. At sa pagde-decompose nito ay nagpo-produce din sila ng dagdag na ammonia at nitrite. Kung meron namang hiwalay na filter ang ating setup, possible na ito'y nabarahan ang mechanical filter. Usually, ang isda ay kumakain lamang sa loob ng 30 minutes. Pagkalipas nito, siguraduhin natin na tanggalin na natin ang anumang natirang pagkain. Siguraduhin din natin na alisin agad natin ang mga namatay na isda. Ang lumot naman sa aquaponics ay maaari ding makaapekto sa paglaki ng halaman pati na rin ng isda. Dahil sila din ay maaaring maging kaagaw sa nutrients na kinakailangan at nakakapagpabago ito ng ilan sa mga water quality parameters tulad ng pH level at dissolved oxygen. Sa buong araw, ang dissolved oxygen ay nasa normal na level lamang. Ngunit ito ay malalaman nating bumababa na sanhi ng lumot kapag sumapit na ang dilim. Dahil sa oras na ito, ang lumot ay hindi na nakakapag-produce ng sarili niyang oxygen. Kung ang ating setup ay naglulumot at ito ay nasa labas na naaarawan, maaari nating lagyan ng net shading upang mabawasan ang sinag ng araw na bumubuhay sa lumot. Tandaan na ang ilan sa mga nabanggit sa hydroponics, pati na rin sa aquaponics, katulad ng daily feed ratio, stocking density, mga pakain sa isda at dami ng halaman ay guide lamang. Maaari itong mabago o mag-iba, depende sa availability ng ating lugar, sa kondisyon ng ating lugar at iba pang factors. So when we start doing aquaponics, posible talaga na tayo ay magkamali. Maaaring may mga mamatay na isda at pati na rin halaman. Mula dito, maaari nating i-adjust kung ano paman ang kailangan nating baguhin. Yun lamang po at maraming salamat. Muli, ako si John Mendoza ng ATI Calabarzon. Para sa ating eskwelahan, gulayan sa pamayanan. Salamat kay Engineer Jan sa pagpapaliwanag sa atin sa mas simpleng paraan ng konsepto at production system ng hydro at aquaponics. Maganda rin na nailatag ng maayos yung pros and cons ng aquaponics and hydroponics para makapag-decide ang ating viewers kung angkop ba ito sa kanilang pangangailangan at sa kanilang goals. Isang advantage ng soilless farming ay yung better plant growth kasi mabilis ang conversion ng nutrients na kailangan ng ating mga halaman. Yes, tama, Crisel. So we're almost near the end of our program. Dalawang episode na lang.
At syempre, hindi mawawala ang topic tungkol sa post-harvest handling. Abangan niyo po sa susunod na episode ang iba't ibang paraan na maaari nating gawin upang ma-preserve ang ating mga gulay. Muli, ako si Crisel Tenolete ng Agricultural Training Institute Calabarzon. Ako naman si Darren Baina mula rin sa ATI Calabarzon. Manatiling nakatutok sa programang hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute Calabarzon. Ating eskwelahan, gulayan sa pamayanan.